ako, nabasa ko lang din yan sa dyaryo. Pero wala na ba siya bang ibang makita kung hindi ako? Diba? Bilangin niya kung sino mga galit sa kanya. Ako lang nakikita niya, he's putting the blame on me, although sa akin din, sa layo ng lugar, hindi ako yon. Nabasa ko lang din yun. Diba? Pero sir, sa tingin niyo, meron talaga siya mga ganun? Yung sinabi sa dyaryo, di ba? So, tingnan natin. Hindi pwede naman niya sagutin yun eh. Kung hindi siya guilty. Diba? Guilty siya, wala tayong magawa. Pero sa pagkakakilala niyo sa kanya, since before po, may friends naman po kayo, posible po kaya na maka-acquire siya ng ganun kalaki talaga yung amount? Or ngayon nyo lang, nagulat din po ba kayo din, sir, sa tingin ko nagulat ako dahil nagbago siya eh. At saka at the same time, siyempre we were very good friends. We were very close since 1998. Mm-hmm. And since after the time he was kicked out of the OPC, hindi siya na-confirm. Diba? Ako lang naiwan sa kanya. Yun nga po, sir. I mean, sir, ano yung masasabi nyo na parang after nung gano'ng katagal yung friendship, tas eto, parang naging sinigaw siya? Alam mo, sa totoo lang, hindi natin mabasa ang tao. Diba? Ganun pala siya. Hindi natin makakaisip na. Parang ang tao na nagpakasal, diba? Nagpakasal ako sa'yo. Bala ko, in love ako sa'yo. Yung pala, try to read mo pala ako. We cannot read. Eh, ganun siya. Leave it that way. Tapos sir, before pa nung issue na to, meron zero budget yung yung district ninyo, sir. Ano sir yung... Ang zero budget is actually, wala nang budget. Normally, per congressman, meron kayong what they call, bring home the bacon para sa district. Normally, ang mga mayors, mga barangay captain, they will request for a lot of these roads, lights, at gano'n marami. And in this case, nung ginawa niya zero budget ako, lumalabas na gusto niya ako saktan. Pero actually, sinaktan niya yung mga tao sa 7th District. Diba? Not for me. Siyempre, yung mga projects na yun para sa kanila eh. Diba? Ang feeling niya, siguro, na kukunan ko ng komisyon. You know, may hindi ko mag-umisyon eh. Diba? Sir, nakausap niyo po ba si President with regards to this? Kasi sabi ni Mayor Sara, hindi siya papayag na ganun yung mangyayari ulit. Talagang sa mga kami magkita. Nasa amin na yun kung ano yung pinag-usapan namin. Diba? We're trying to do what we can for the people. Yung mga things like this, nandiyan na yan eh. Diba? Yung kinagagalit niya, tinuturo niya sa akin, sana isipin niya na ako, binasa ko lang din yun. Favorite lang niya talaga ako. Di ba? Sir, yung kaso, di ba pinailan ko niya, sir? Ah, meron. May kaso ako. Kumusta po yan, sir? Ongoing yun. And I'm facing the courts, di ba? Pero sir, wala naman kayong pinail na case sa kanya. Wala. Kaya na, ewan ko ba't biniblame niya sa akin itong mga pangyayari, di ba? Baka akala niya, ang kaaway niya, ako lang. Marami pa, sir. Marami ba? Mukhang marami kang alam, ha? Okay, anyway, off the record, no? Let it be, no? Let it be. Sa akin naman is, why put the blame on me? Parating mga sinasabi yan. Turo, tinuturo niya yung finger sa akin. Bakit? Siguro mas guwapo ako sa kanya. Yun yung edge niya. Siguro. Kasi hanggang ngayon, di ko alam kung ba't kami nag-away. Wala naman kaming away. Sir, saan ito nagsimula? Na parang, ba't biglang... Tanong mo siya. Kasi ano nga yun, iniisip ko pa rin eh. Ano yung kasalanan dito sa kanya? Saan nagaling? Di ba? Sige sa kanya. Ganun mo, sir.